Hi, what's up mga kapadyak at mga kabike to work. Ngayong araw na to, isang bike check naman ang gagawin natin at pag-uusapan natin kung ano bang mga piyesa ang nakapaloob sa ating bike na si Green Scott. At samahan nyo ako nasa dulo ng video na to para pag-usapan natin ano ba yung advantage at disadvantage ng mga piyesa ni Green Scott. Tara! Magandang araw sa inyo mga kapadyak at welcome sa Green Scott and Me Cycling Outdoor and Adventure dahil ang pagtulong sa kapwa nating mga kapadyak at mga kabike to work ang ating passion. Ito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa mountain biking at pag-bike to work sa pinakasimpleng pamamaraan. At kung bago ka sa aming channel, patuloy na panoorin ang ating video at mag-subscribe sa ating channel at pindutin yung notification bell para makareceive kayo ng notification sa tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong video at mga update. At ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng bike check. Ito ay tungkol kay Green Scott sa matagal natin kasama since 2016. At isa-isay natin yung piyesa. Ano ba nakapaloob kay Green Scott para malaman natin kung ano ba yung mga piyesa na to at ano yung disadvantage at disadvantage ng mga piyesa ni Green Scott. Shoutout nga pala kay sa Trail Master. Maraming salamat sa pag-suporta rin sa ating channel at more power sa iyong channel, ang Trail Master. Isa-isayin natin kung anong piyesa meron si Green Scott. Kung titignan natin ay kalimitan ng piyesa ni Green Scott ay wala na yung stock. Kung may stock man dito ay onti na lang. At matagal-tagal na rin to, 2015 pa. Ngayon ay 2020 na. Pero okay pa rin naman si Green Scott. Ano ba yung mga piyesa na nakapaloob kay Green Scott? Tara, samahan nyo ako at lapitan natin para makita nyo kung anong piyesa nito. Ang unang anong piyesa nito ay ating frame. Ito ay aluminum alloy 6061. Medium. Pagdating naman sa saddle, ito ay the bump aspect. Tagal na rin to kasi 2017 pa yata yan nabili. Pagdating sa seat post, ito naman yung ating the bump torpedo. At pumunta naman tayo sa gulong. Ang ating gulong, yung exterior natin, ito yung Racing Ralph, Schwalbe Racing Ralph. Ito ay performance line. Ito ay pwedeng pang cross country, pwedeng pang trail at pwede rin gamitin sa ating kalsada. Pagdating naman sa ating rim, ito yung Mavic 319. Pagdating sa ating hub, ito naman yung Turner BLK20. Ang ating drivetrain ay Shimano Diore 10-speed. Derailleur natin ito.
Wala pa tong ano, lock. Yung sumunod nito ay may lock na. Tapos ang ating cogs ay Shimano 10 speed 1132 teeth. Ang atin namang crank ay Shimano Diore 3 speed. Tapos yung crank natin dito Halotech. Halotech to. Sa front derailleur natin ay Shimano Diore din. Ang ating shifter sa rear derailleur ay Diore 10 speed. Yun din sa front derailleur. Ang hindi lang kasama sa ating group set na Diore ay itong brake set. Ang brake set niya ay hydraulic brake set din. Ito ay Tektro. Tektro to, ito rin ay ito na lang yung isa sa mga natitirang piyesa ng stock pa rin yan, yung Tektro hydraulic brake na yan. Yung gasgas na yan dahil yan sa unang major semplang. Ang ating pedal ay Shimano Saint. Handlebar natin ay Crank Brothers Cobalt. Ang atin namang fork, ito yung Santour. FX Zone 27.5. Ayan po yung mga piyesa na bumubuo kay Green Scott. Mula sa kanyang wheelset, ito yung racing Ralph, Schwalbe racing Ralph performance level, yung kanyang rim na Mavic 319, yung kanyang hub na Turner BLK20. Pagdating naman sa kanyang frame, ito yung Scott Aspect 750 alloy 6061. Ito ay medium. Pagdating naman sa kanyang drivetrain, ito yung
Diore 10-speed drivetrain. Binubuo ng 1132 cogs, 10-speed rear derailleur, at 3-speed na front derailleur. Ganon din yung kanyang mga shifter, Diore shifter din, front derailleur shifter, at rear derailleur shifter. Pagdating naman sa kanyang cockpit, ang kanyang stem ay trubative at ragusa itong kanyang headset. Tapos ang kanya namang handlebar ay Crank Brothers Cobalt. Ang kanyang handle grip ngayon, ito ay yung kanyang handle grip na stock kasi nasira yung aking holy shit na handle grip. Kaya pinalit ko muna to habang hindi pa ako nakakabili ng bago. Kanyang brake naman, ito ay Tektro hydraulic brake. Ito yung isa rin sa stock ng Scott Aspect. Hindi natin pinapalitan kasi maayos pa naman siya. Maganda pa rin naman siya. At ang kanyang fork, ito yung Suntour Epicson 27.5 na suspension fork. Ito yung air suspension fork at manual lockout. At ang kanyang pedal, ito yung Shimano Saint pedal, pang hard trail kasi yan, kaya yan yung binili ko para makapit at para makapit sa ating sapatos, at isang bilihan na lang kasi matibay talaga ang Shimano Saint. Ang ating saddle ay ito yung The Bomb Aspect. Magaan lang siya. Maganda yung kanyang design at medyo malambot din. Bukod pa sa kapangalan to ng ating bike. Scott Aspect ang bike, The Bomb Aspect naman yung kinuha natin. Ang ating seat post, ito naman ay The Bomb Torpedo. At yan po, yan lang po yung buubuo sa ating bike na si Green Scott. Ano yung advantage at disadvantage yung paggamit nito? Kaya ginamit natin yung kaya Shimano Diore yung gamit natin kasi ito yung entry level pagdating sa cross country. At bukod dito, dahil ito yung merong 10-speed at maganda yung kanyang shifting, sa mga nakagamit ng Diore at ng kung ikukumpara nila to sa 7-speed at 8-speed, malayong malayo yung feel kapag gamit mo yung Diore. Kahit na old model to, smooth na smooth yung kanyang shifting. Dito, kahit na nasa pinakamalaking crank ako at nasa pinakamaliit naman na cogs, ay walang problema. Kahit yung pinakamalaking crank at pinakamalaking cogs ang gamit ko, hindi ako nagkakaproblema rito. Yun, kaya nga okay na okay ang paggamit ng Diore. Kaya nga lang, ang downside lang nito ay medyo mahal lang ng konti. At papalitan natin ang ating cogs dahil yan ay 1132. Papalitan natin to ng 1142 na teeth para mas smooth pagdating sa ahunan. Ating hubs, yung Turner BLK20, ang sabi nila, hindi daw maganda to. Nung una pa lang na napunta sa akin si Green Scott ay ayaw, sabi na ng mga ibang tropa, ipalitan ko na raw kasi hindi maganda. Pero isang beses pa lang ako nagka-problema nito. Ang problema naman nito ay yung sa likuran, yung spring. Nasira yung spring, kaya pinapalitan yung spring. Hanggang ngayon, wala nang problema. Gumagana pa rin siya. Naka-schedule sana si Green Scott ng overhaul. I-check lahat. Buong-buo, pati itong ating fork, yung ating lahat ng moving parts ng ni Green Scott, dapat ipapacheck natin. Pero nagkaroon ng ECQ, kaya hindi natin nagawa. Pero after ECQ, papa-overhaul natin siya para magamit natin sa trabaho dahil bike to work na tayo. At dyan po nagtatapos yung ating simpleng bike check tungkol kay Green Scott. At kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mag-comment sa ating comment section.
para masagot natin to. At kung meron nung kayong mga opinion, suggestion, o reaction tungkol sa kay Greenscat, o meron kayong mga suggestion tungkol sa pwedeng mga i-upgrade, paki-comment sa ating comment section. At lagi nating katandaan, nasa pag-bike, walang pangit na bike, pangit na ugali meron. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood sa Greenscat and Me Cycling, Outdoor and Adventure. Ako nga po pala uli si Jeff at mabuhay kayo na.